itong rubber plant ko na napropagate ko siya sa tubig at nilagay sa self watering pot. Ayan, nagkaroon na siya ng bagong dahon. So wala siyang fertilizer dahil sa purong buhangin yung ginamit natin. So ngayon, iripat na natin siya para malagyan na natin ng unting pataba. So ang gagamitin ko ay ito lang, coco chips or coco peat na mayroong loam soil at saka may compost na mix. Lagyan pa rin natin siya ng kunting buhangin mamaya para mas maganda yung drainage niya. Pan muna natin ang ilalim para ang rubber plant ay napaka sensitibo. Ayaw niya yung ma-overwater siya. Ayaw niya rin yung ma-underwater siya. Pero itong ginawa ko, na train ko muna siya sa tubig bilang water propagation. And then nilagay ko siya sa purong buhangin na walang fertilizer at nilagay sa self watering pot. Marami na yung ugat niya. May bagong dahon na. Yeah. Ripat na natin. Dahan-dahan. Itong ginawa ko para monitor ko yung tubo ng mga ugat niya. Ganda kasi pag transparent. Hindi mo na kailangan hupayin kung curious ka kung tumubo ba o hindi. Ayan guys, oh, sobrang dami ng roots. So ito, hindi ko siya nailagay pa sa direct sunlight. Nandiyan lang siya sa lilim. Merong bright light pero hindi siya direct sunlight. Pero pag umulan, medyo matalsikan din siya ng ulan. Parang na-train ko siya pang indoor. Kasi pag na-train mo siya outdoor, ayaw niya nang ipasok indoor. So kung natrain mo siya indoor, yun, mas maganda. Depende sa'yo kung saan mo siya ilagay. Kung plano mo siyang ilagay outdoor, dun mo siya itrain sa labas.
gusto ko pa rin lagyan ng buhangin para at least maganda siya tignan sa taas. Kasi pag loam soil or compost, pag nagdilig ka, marumi. Tsaka maganda na rin to para ma-maintain yung moisture ng soil niya. Ayan na, tsaka diligan na lang. Tubig ulan lang yung gamit ko dito. So ayan guys, after 1 week, yan, mapansin ninyo ang ganda na ng kanyang bagong dahon. Dito lang siya nilagay sa shaded area kung saan pag umulan medyo matalsikan siya, pero wala siyang direct sunlight. Ginagawa ko to para ma-train ko sila as indoor plants. So that's it for all guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe and click the notification bell so that you'll be notified if I have a new video. See you next time!